Magandang umaga po, Asik Arnel. Magandang umaga, kasamang Ted, DJ Chacha, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood. Good morning po. Opo, ganda umaga po and thank you for your time again. Asik, pwede ho ba namin munang malaman po, ano ho ang particular na tinutukoy po dito ng AO20 sa usapin po ng mga produktong pang-agrikultural? Meron pong, tama yung Kated, meron pong apat na bagay na tinutukoy po yung Administrative Order number 20. Una po rito ay lalo pa pong ma-streamline yung administrative procedures and policies doon po sa importasyon ng mga agricultural products at ang pagtatanggal po ng mga non-tariff barriers. Pangalawa po ay yung sa pag-issue po ng sanitary and phytosanitary import clearance ay papagaanin muli po doon po sa pag-import ng mga agricultural products at kagaya po sa rice tariffication law ay dapat po ay gawing deem approve ang application sa loob ng specific period of time pag hindi po na-actionan. Opo. Nagkaroon din po ng specific rules for importation of sugar and fisheries products at sinasabihan po ang Department of Agriculture na sa loob po ng 30 araw ay mag-issue po ng specific guidelines dito. At ang panghuli po ay inuutosan po ang Bureau of Customs para po sa mabilis na pag-unload at pag-prioritize ng release po ng mga imported agricultural products. Opo. Malinaw nga po no, ang sinasabi po ninyo na adhikain po ng naturang kautusan, yung pong grupo nila Ginoong Raul Montemayor no, ay nagsasabi na ang adhikain nga po nito, ang end ano ho, no, mission ay para mapababa ang presyo nitong mga produktong binabanggit po natin. Pero sa mga nagdaan din po, nabanggit nga nito na itong nauna pa pong EO number 10, ano? Eh, hindi po naman nararamdaman ito on the ground. Magandang halimbawa dito yung sugar, sir. Eh. Hindi ho ba nagkaroon ng napakaraming kontrobersya, ng malaking kontrobersya sa mga sugar order para nga daw ho bumaba ang presyo ng asukal. Pero ngayon, sandaan pa rin yung pinakamahal na presyo ng refined sugar. At 90 nga itong washed sugar, pati yung brown sugar. Parang ito ho ang pangamba ng iba na baka magamit lang po ito ng mga importers para malaya ho at mabilis makapag-angkat. Pero ganun din po naman, they will only profit in this AO, sir. Kaya po ang utos agad po ni Secretary Chu Laurel doon po sa aming policy and regulations office ay mag-review agad nito pong AO20 at tama rin pong pagkakataon nito para sa amin pong ahensya dahil sa kasalukuyan po talaga ay may ongoing review ng developmental and regulatory functions ng kagawaran para po magkaroon ng mas magandang balanse at ang bilin po rin ni Secretary Chu Laurel alinsunod sa pag-uutos ng ating Pangulo ay siguraduhin na magiging maayos nga po para po sa mga legitimate importers ang ganitong proseso. Pero ito po ay, on the other hand naman, ay mas magiging mabusisi at siguraduhin po na hindi na magagawa yung smuggling at yung mga illegitimate naman na mga gumagawa ng ganitong kalokohan ay kung hindi man po mahirapan, ay maiwasan yung paggawa ng smuggling. So, yun po yung kanyang bilin. Alinsunod po dito sa AO20. Opo. Sino po ang, kasi lagi ho namang abalang kalihim po ng departamento, sino kaya ang magbabantay dito para masiguro po na hindi lang po ito pakikinabangan ng mga importers, pero yung pong mga mamamayan na consumers talaga makinabang dito? Sa department po ay meron po kong strategic com o stratcom yung atin pong kalihim na bumubuo po sa mga undersecretary at assistant secretary. Pero sa itong bagay po na ito, dahil ito po ay pumapatak sa regulations and policies, si undersecretary Assis Pires po at saka po si assistant secretary Babes Pass po. Opo. Pero sir,
Sangayon ba talaga dito si Secretary Chu Laurel sa order na ito? O ito po ay panukala po ng economic managers na naman po natin? With all due respect, sir. Ang panukala po nito ay nakalagay naman po doon sa EO na ito po ay inirekomenda ng Interagency Committee on Inflation. Mm-hmm. At ito naman po lahat, ito po ay utos ng ating Pangulo, administrative order na po ito. At on the general intent po noong administrative order ay kagaya po ng nabanggit ko kanina, mm-hmm, ay susuportahan po namin, lalo na sa ngayon po na ginagawa po namin ngayon yung pag-review ng aming developmental and regulatory functions. Bagamat alam po namin na kailangang i-review at magkaroon ng consultations pa, especially po doon sa fisheries at sa sugar, dahil alam po natin may separate na mga batas ito. Mm-hmm. Yung Republic Act 8550 sa fisheries, mm-hmm, na nangangailangan po ng CNI bago po magkaroon ng importation. Pero binabanggit po ng AO20 na kung kinakailangan maglabas ng isda sa wet markets, lalo na po sa panahon ng kalamidad, mm-hmm, ay dapat pong gawin ayon na rin sa EU number 20. So lahat po ng ito ay pag-aaralan at kung sa tingin po ng kagawaran ay hindi po yung naibigay na palugit, base na rin po mismo sa EU 20, ay baka po humingi kami ng karagdagang panahon para po masigurado na lahat po ng proseso, lahat ng detalye ay mapag-usapan po dito. Apo. So, naglabas muna ng AO to follow ang consultation, ASEC? Meron naman pong naggawang consultation yung pong NEDA, pero on our side sa Department of Agriculture, kailangan din po namin ng additional po na consultation kasama. Opo. Opo. So NEDA, economic managers nga po natin ito, tapos ang main department dito kasi ito po ay agricultural products, DA, no? So to answer my question, kung tatanungin po ba dito ang DA, sangayon ba kayo dito o ito ho ay maaari makaapekto sa produksyon ng ating mga kababayan dahil nga basically ang kakumpetensya mo na naman dito imported? Kung titingnan po natin ay on the general intent nga po makakaroon niya ng epekto sa ating mga lokal na mga magsasaka at mangingisda. At base na rin po sa mga naunang konsultasyon namin, lalo na po ngayon at ginagawa yung aming budget for 2025, ay nakatuon po ang mandato. Ito naman po ay totoong mandato ng kagawaran na ang pangunahin po naming stakeholders ay mga magsasaka at mga isda. So nakatuon po kami na palakasin ang lokal na produksyon, pababain ang post-harvest losses, palakasin ang mechanization. Ganun na rin po yung logistics. Lahat po ng ito ay nag-aim na palakasin ng produksyon at pababain ang presyo sa merkado at pataasin ang income ng ating mga magsasaka. So sa on the part of the Department of Agriculture, yan po ang pangunahing mandato natin. Yes sir, yes sir. And we respect ano po na ito kasi order na ito ng presidente, sumunod ka. Pero ito nga po ngayon, sabi ho ninyo magkakaroon pa ho kayo ng malawakang konsultasyon sa mga stakeholders dito. Ano kaya ang paliwanag nito? Magmula ho ng nanungkulan si Secretary Chu Laurel, napag-aralan niyo na ba itong magandang example nga dito sa sugar? Yung mga sugar order po, yun ang layunin para mapababa ang presyo. Pero hanggang ngayon po, hindi naman po na maramdaman talaga yung magandang adhikain ng mga order na ito. Ano ang dahilan nito, sir? Actually, medyo marami pong komplikasyon kasi from imported hanggang sa lokal na produksyon. Makita po kasi natin marami po tayong problema sa logistics, marami tayong problema sa distribution bago makarating yung ating produkto sa ating mga consumption areas. Meron po tayong mga inefficiency along our logistics supply and value chain that might really be causing yung mga pagtaas po sa presyo unnecessarily. So meron na po mga ganitong pagtingin at kaya nga po pangunahing
layunin ni Secretary Chu Laurel ay Opo. maibsan yung mga ganitong problema. Kasama natin. May tanong lang po si Chacha. Opo. Cha, please go ahead. Yes po. ASEC, umabot na po sa 3.9 billion pesos ang damage po sa agrikultura natin dahil pa rin sa El Nino at halos sa buong bansa po ang apektado nito. Meron na ding limang probinsya ang nag-deklara nga po ng state of calamity. Paano po ito tinutugunan ng Department of Agriculture? Good morning, Chacha. Morning tama po. Yun. Umabot na nga sa 3.9 billion. At actually, sa ngayon ay nakapamahagi na tayo na mahigit sa 1.2 billion worth naman na mga assistance din. Bago pa ito tumama, actually, nagkaroon na rin tayo ng mga pagsasaayos through our National Irrigation Administration at mga regional field offices nung ating mga canals at saka mga dams. And then yung pag-install natin ng mga small-scale irrigation projects. Bagamat itong malaking bahagi na naapektuhan, lalo na sa ating palayan at maisan, ay yung tinatawag natin ng mga rain-fed areas. So talagang pag matindi ang tagtuyot ay hindi sila talaga makapagtanim o nung nagtanim sila ay talagang hindi na umulan kaya nasira na yung kanilang halaman. Kung titingnan din natin yung totally damaged, halimbawa sa Palayan, that's about 13,750 hectares. At yung partially damaged is almost 30,000 hectares. Ito ay kulang-kulang 43,000 hectares. Bagamat malaking bahagi na ito, ito ay less than 3% pa rin ng kabuang hectareage na planted natin of more than 2 million hectares for the dry season. At kung ikukumpara uli natin doon sa pinakamalalang El Nino episode noong 1997-1998 na more than 300,000 hectares ang naapektuhan sa palaya natin. At kasi ngayon medyo advanced na rin yung mga technology, mga variety natin. Kaya hindi ganun kalaki, less than 2% yung total volume of production. Bagamat in terms of value dahil mahal ang palay at bigas, umabot na to sa 2.3 billion ang halaga ng nasira sa palayan at almost 700 million naman sa maisan. Pero in terms of supply natin, nabanggit ng ating Pangulo na we have enough supply, healthy supply ng ating lokal na production dahil ang kagandahan naman pag may El Nino, wala tayong masyadong bagyo at malalakas na ulan. About 500 to 600,000 metric tons ang nasisira sa atin pag may mga malalakas na bagyo. Last quarter of 2023, yan yung mga malalakas na bagyo. Historically speaking, wala tayong naranasan kahit isa. Ang talagang naging issue natin ngayon, yung kakulangan ng tubig, doon sa mga lugar talagang kagaya ng Mindoro, ang tinamaan kasi yung western part ng ating bansa. So, yan yung mga lubang na apektuhan. Oo, yung sinasabi nyo nga po, nakakulangan sa tubig at nakapagbigay na rin po kayo ng financial na tulong dito sa ating mga farmers, which is short-term na na solusyon dito po sa problemang ito na for sure kakaharapin na pa rin naman po natin in the long run. Napag-uusapan na po ba ngayon ang long-term solution ng gobyerno para dito sa problemang ito? Ang long-term solution dito, pagdating sa El Nino, yung pagsasaayos ng ating mga irrigation systems. At ngayon ay malaking bahagi ng pondo ng ating pamahalaan na sinabi ng ating kalihim ay ayusin yung mga small-scale irrigation projects, lalo na yung solar-powered irrigation system. So malaking bahagi ng budget ng 2025. 26 hanggang sa mga susunod na within the term of Secretary Chu Laurel ay magkakaroon ng installation ng maraming solar irrigation project. Base na rin sa pag-aaral, ito ay isa sa epektibong paraan kasi mas control ng farmers yung kanyang tubig at pwede siya, madali siya mag-shift from rice to corn or high-value commercial crops. Ang sisiguraduhin lang natin dito ay sustainable yung ating water source from groundwater to surface water. Kasi kung maglalagay tayo ng irrigation water at hindi rin naman sustainable ang water source, magiging problema lang din ito ng ating mga magsasaka.
Opo, looking forward po tayo dyan sa binabanggit po ninyo na long-term solutions and sana nga po ito'y mangyari kahit papaano ano ho, bago magtapos ang term ng presidente, nakalatag na po ang ibang mga programang ito. Sir, ito na lang po, no? Dito po sa inyong guidelines, no, for importation of sugar products, may nakalagay po dito na allow more traders to participate in the sugar import program, no? Itong mga ganito pong bagay, paano po ito masisiguro na mangyayari po ito? Kagaya po ng nabanggit namin kanina, ito po ay i-review lahat na mabuti. Okay. Nagkaroon na po ng initial concept ang ating pong SRA. Okay. At ongoing na po ngayon ang review. Lahat po ng officials ng DA ay kailangan pong mag-comment at ayusin po namin lahat po ng ganitong proseso at makakaasa po kayo na doon po sa itinakdang panahon at kung kailangan po ng palugit ay magkakaroon po ng tamang additional review dito. Pasensya na po, no? Kasi ito ho lang damdamin ng grupo ho ng mga nasa sektor ng agrikultura ay again, ano, yung kanila pong pagkabahala. Sinasabi rin po ng iba kasi, hindi kaya maganda nga sana kung sa ngayon, no, halimbawa po sa manok. Opo, ang manok po ngayon, 200 piso ang pinakamahal pa rin. At maging ang pork liempo, 420 ang pinakamahal. Halos nga po presyo na ng baka. Ito ho kasi malawakan po ang importasyon nito. Yun din po naman ang purpose ng importasyon, para mapababa. Ito ho bang gantong mga usapin po ng presyuhan ng mga produktong ito? Paano ho niyo pinag-aaralan ito? Kasi maganda nga bago ka mag-AO, ito munang sabi ho nila, inaral eh. Diba? So dito po ngayon sa presyuhan ng manok at saka ng liempo, nagsangkaterba po ang imported. Bakit po ganito pa rin kaya ang presyo? Pati ho sa bigas actually, sa inyo pong regular milled, 50 pesos po ang presyo. Ang layo ho nito sa 40 dati. Ano ho, itong mga nangyayaring ito, ano ho kaya ang maiksing paliwanag po dito? Kung meron man. Tama ka dyan, kasamang Ted. Isa yan sa talagang pinapabusisi ngayon ni Secretary Chu Laurel. Oo. Dahil ang kagaya nung sa baboy, a little over 200 yung farm gate price. Pero pagdating sa palengke nga, may mga monitor kami na more than 400. Napakalaki ng disparity ng variance from the farm gate hanggang doon sa presyo sa retail sa palengke. Mm-hmm. At natitiyak natin na mayroong mga problema doon nga po sa distribution, sa ating logistics supply and value chain na talagang kailangan busisiin at pag-aralan mo buti at alamin kung sino yung mga may problema sa ganitong chain natin kasamang TED. So iyan yung isa sa mga titignan talaga. At hindi ito nangyayari sa lokal lamang, kasama na rito yung mga imported goods na meron ding ganitong problema. Opo. Ito pong bigas, sir, ang mahal ho, 50 sa bantay presyo ng DA mismo. Ang well milled, 55, premium, 58, special, 67. Pamahal po ito ng pamahal, sir. Ano po ang inyo pong katwiran po dito? Sabi po ng sabi nga po ng DA, maganda ang ating ani and of course, no, ang ating pong importasyon ay ano na, deregulated na at basically. Yes, Ted. Supposed to be, kung titingnan natin yung imported ay bumababa na rin yung presyo sa international market. Bagamat dito sa lokal ay makita natin na hindi masyadong bumababa dahil isa na rito yung mataas pa rin yung farm gate prices. Kahit itinaas nung NFA yung presyo ng farm gate price from 23 to 30, ito ay nanggaling sa 19 to 23 yung dry. Yung average before na mag-usap sa NFA council, pumapalo yan between 25 to 27 pesos na yung bilihan sa mga bukid natin. At again, yung rule of thumb, kapag yung presyo ng clean and dry, times 2 talagang, yun ang presyo sa pamilihan. So, kahit nagkaroon tayo ng maraming harvest, ngayong dry season, ay hindi
masyadong bumaba yung presyo sa farm gate. Opo. Sige po. So, Sir Asek, kami po'y makikipag-ugnayan muli sa inyo kapag meron ho kayong mga inilabas po, no? Na mga panuntunan nga dito, paano po magiging maayos itong binabanggit po ng implementasyon ng AO number 20 na ito. Salamat sa inyo pong panahon, Asek Arnel. Maraming salamat, kasamang Ted at kay Chacha. Magandang umaga at mabuhay po kayo. Apo, thank you. Si spokesperson po ng DA Arnel De Mesa ngayong nga pong Thursday morning. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.